Ito ang area kung saan makukuha namin ang mga peanut worms. So, paano nga ba makukuha ang mga ito? Kailangan lang naman namin hintayin na mag-low tide bago kami pumunta sa area na tinuturo ko. So, ayan, share ko lang to. Kahit ayaw nyo, habang naghihintay kami na bumaba ang tubig, naisipan muna naming mag-practice na sumakay sa isang maliit na bangka. Kaya naman, ito ang nangyari. Hindi pa kami marunong yan, kaya better luck next time. Anyway, low tide na kaya pwede na tayong pumunta kung saan makukuha ang sasing o peanut worm. Oh! Kinakailangan na gumamit ng pala sa pagkuha ng peanut worm. Sa mga expert naman sa pagkuha nito, gumagamit lang sila ng kanilang mga kamay upang masikwat ito. At kailangan mo rin pala itong hawakan ng mahigpit upang hindi makawala. Gaya ng jowa mo, hawakan mo ng mahigpit at baka makawala. Char! At kailangan dahan-dahan lang sa paghila upang hindi maputol. Gaya ng relasyon nyo, hinay-hinay lang at baka maputol. Char! Anyway, ito nga pala ang pinakamahabang peanut worm na nakuha namin, na mayroong sukat na 9 inches. Mabilisan ang pagkuha nito. Kapag hindi mo ito naabutan, babalik ito sa ilalim at hindi mo na muling makukuha. Gaya ng ex mo, hindi na babalik yun, binitawan mo. Char. So, sa loob ng isa't kalahating oras, ito lang nakuha namin. Konting kaalaman para sa ating mga viewers. Alam niyo po ba kung bakit tinawag na peanut worm ang sasing? Bakit nga ba? Base po sa aking pagsasaliksik, tinawag itong peanut worm dahil kapag binaliktad ito gamit ang stick, ito ay nagmimistulang balat ng mani o peanut na walang laman. Mao? Ito ang mangrove area na di kalayuan mula sa amin. At dito namin nakukuha ang mga peanut worms. Oh! Ito ang itsura ng peanut worm kapag ito ay nahugasan na. Kailangan na gumamit ng bamboo stick upang baliktarin ito. Gaya ng nakikita nyo. Kailangan lang tusukin kahit saan sa magkabilang dulo nito upang ito ay mabaliktad. Dagdag kaalaman para sa ating mga viewers, alam nyo ba na ang peanut worm ay isang napakahalagang species ng mga taga Baybu Gulf? Hindi lang dahil sa sustansyang makukuha nila dito, sila rin ay naniniwalang nakakagamot ito sa kanilang mga karamdaman. Kaya naman, inaalagaan nila at pinaparami ang mga peanut worms sa kanilang lugar. Ang peanut worm ay medyo makunat kapag hiniwa na, lalo na kapag ito ay kinain. Pero sigurado namang masarap kapag nalagyan mo na ng suka, seasoning, sibuyas, dahon ng sibuyas, sili, luya, at konting asin. Pwede mo ring lagyan ng kalamansi kung gugustuhin. Kapag tapos na nating machop lahat, kailangan lang natin hugasan ng tubig. At kailangan din natin hugasan ng suka. Pero depende na yan sa inyo. Meron yung iba na pagkatapos kunin mula sa putikan, ay hinuhugasan lang nila ng tubig dagat. At pagkatapos ay kakainin ng diretso. Dahil mas masustansya raw ito kung hindi nahuhugasan. Dito naman sa amin, pinaniniwalaang masustansya ang katas ng peanut worm. Kaya naman, sinahod namin ang katas upang ito ay ihalo. Bukod naman sa masustansya ang katas nito, ito ay manamis na mis. Ito ay kulay brown, magiging puti yan kapag nahaluan na ng suka. So ayan, ready to serve na! Yay! Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng aking mga videos. Sana po ay patuloy pa rin kayong sumuporta sa aking mga future videos na gagawin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Nom, nom, nom. Yummy!